Mga kapatid! Ito na ang sandali ng pakikisa sa pasya ng pangangasiwa. Sumasampalataya ba kayo na ang pangyayaring ito ay kalooban ng Diyos? Oo! Sumasampalataya ba kayo na kasama natin ang ating Ama sa buong panahon ng ating paglalakbay? Oo! Sumasampalataya rin ba kayo na bibiyayain tayo ng Panginoon Diyos sa ating lilipatan? Oo! Kung ganun, ibasbas nawa sa ating lahat ang walang hanggang pagpapala. Ngayon ay 1986, mahigit ng 20 taong ang patotoo na ibinigay ninyo sa pangangasiwa at higit sa lahat sa Diyos na kayo'y mga tunay na Iglesia ni Kristo. Nawa ang maging larawan ng Iglesia ni Kristo sa lokal na ito maging sa darating na panahon ay katulad ng larawan ng mga Iglesia ni Kristo sa Hacienda Luisita noon. Ni isa walang tumalikod sa kabila ng kapigatian, sa kabila ng matinding pagsunog. Hindi nalilimutan ang pamamahalayo. At lalong hindi malilimot yun ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos.
na ang ating sinimulan at ang ating tinindigan sa kahalagahan ng ating pagka-Iglesia ni Kristo, maitaguyod na natin, maitaguyod na nating lahat hanggang sa oras ng ating kamatayan, hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Noong Oktubre 3, 1985, kinatigan ng Korte Suprema ang paghahabol ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kaso sa Hacienda Luisita. Inawalang saysay ang naging desisyon na ngayon nilansag ng Court of Industrial Relations na ang Republic Act 3350 ay lumalabag sa saligang batas. Minsan pang binigyan diin ng kataas-taasang hukuman na kung paanong may karapatan ng sinuman sang-ayon sa batas na umanib sa unyon ng paggawa, ay mayroong gayon ding karapatan ng sinuman na huwag umanib kailanman at ang gayon ay lumalabag sa kanyang relihiyon o pananampalataya.